Ilang beses na rin pinagsabihan ng MMDA ang QCPD-PCP-3 sa Commonwealth tungkol sa illegal nilang pagparada sa highway. Kanina, sinita na naman sila at pinaalis. Set example ba? Ha? Ipakita natin bilang ano ba? Pasensya na Brad. Trabaho lang to ha. Siguro the best time magkaroon kayo ng magandang parking area. Paano nga naman susunod sa batas trapiko ang mga jeep na ito, di kalayuan sa presinto, kung ang mga alagad ng batas ay hindi mapasunod sa batas? Malaking problema ng MMDA ang Commonwealth Market dahil tuwing wala ang otoridad, bumabalik sa bangketa ang mga paninda. Dito rin nasaktuhan ang motor na nakabalandra at ang nagsusumigaw na sticker ng Philippine Marine Corps. Bayaran lang sa Metro Bank. Mura lang, 200 pesos. Ha? Kung pag-inom nga, sobra-sobra pa inaano mo eh. Okay? Hindi rin nawawala sa clearing operations ang violator na may kalakip na calling card ng mataas na tao sa kanyang lisensya. Pulis pala kayo sir. Hindi po, hindi naman ako ano. Pista ko lang. Meron po to. Ha? Wala po, wala po yan. Tinikitan pa rin siya. Sa IBP Road, hindi rin pinaligtas ang illegal parking violation ng UV Express na ito. Kahit pa birthday ng driver ngayon. Eh, siyempre, ako mabait akong tao, pusong mamuna ko. Ang may bibigyan ko si regalo, walang iba kundi ticket. Dahil nakasa obstruction ka, illegal parking ka pa. Okay ba, boss? Smile ka na. Maraming salamat, sir. Simula na ngayon ang mas malawakang clearing operation sa paligid ng Batasan Complex at kahabaan ng Commonwealth bilang paghahanda sa sona ng Pangulo. Ang maganda ho rito, nagiging katuwang na ho natin yung local government, mas marami hong puwersa yung sumasama sa clearing operations. Pinag-aaralan na rin ng MMDA ang rerouting sa lugar, lalo't nagpapasikip na rin sa lugar ang MRT7 project. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Horas.